tehtiin tää kaikki, koska ei ollut sähköhelloja ennen muinoa. Niin. 50-luvulla, 60-luvulla, koska niitä on tullut. Se on se uuni, eikö niin? Olisi jo uuni kanssa. En mä vielä kautta se uuni, en mä tiedä miten kautetaan. Tämä puu oli, en mä tiedä miten kautta. Ei, mä voin laita suoraan. No ei, jos saa suoraan. Joo. Joo, niin tarvitaanko ottaa jotain siellä pois? Ei. Ei tarvi. Laitaan suoraan, niin joo. Okei. Okay. Tällä on väliä. Tää on se. Tää pitää olla vedon suuntaisesti. Vetohan käy tonne. Nää pitää olla näin. Jos tää väli on vähänkin ahdas, ja tällä laittaa vastakarvaan, se heittää savut, se ei vedä. Niin. Se tekee semmoisen, joo, että se pitää olla niinku näin aina. Aina, okei. Niin, jos tota... Mä en tiedä, että tässä voi olla sen verran täällä väliä, että se voi, sille ei välttämättä ole... Se selviää kokeilemalla. Niin, kyllä. Jos haluaa, tietysti sitä se vähän jarruttaa tietyn tapaa, mutta ne on ne yleensä niin kuin noin. Hi guys, maayong gabi si tanan. We're going to Boss Burger kasi dun kami magdi-dinner. So, hinang trabaho palagi, no? So, today, it was my day off and pupunta tayo ng Boss Burger para dun tayo mag-dinner. So, it's just like a simple dinner. It's our favorite American style burger dito sa Hololá, dito sa countryside kahit nasa countryside na kami nakatira, meron pa rin mga restaurants. So dito sa Finland, kahit na hindi kayo sa city nakatira, meron pa rin mga restaurants na pwedeng makainan. So doon tayo kakain because we want to support local. The owner of the Boss Burger is Finnish and she's a young lady. So in order for her to makontinue yung kanyang negosyo, suportahan natin.
Yo! Hey, Tarvi. She wants Fanta. So guys, we are already here in Busburger, so we're waiting for our order. Wow! Titos! Is it good? Can you show me your happy French fries? Is it a happy French fries? Yes. If you eat it, it will become sad. No. Is it still happy now? What happened? I know. I don't even know how to eat this. They have the biggest burger ever. So yummy. So, bibili pa sila ng ice cream nila, guys. Candy. Wow! This is a very big... It's an Oreo. Oreo! Ang laki ng gelato, Annika! Wow! What's the flavor? Is it... Huh? What is it? Cotton candy? Mm-hmm. And the other one is? Vanilla. Vanilla, wow! I think you need to lick it off. It's not falling down.
Hi guys! Andito na tayo ngayon sa Prisma kasi mag-grocery tayo ng konti lang naman. Yung mga items na hindi usually namin na bibili doon sa 8 euro, bibilhin namin dito para meron kaming snack sa bahay. Like yung mga gatas, mga juice, sugar, kung ano-ano pa. So guys, andito kami ngayon sa mga juice section. So bibili tayo ng juice. Which juice you want, Annika? You want disekameho? Or orange juice? Okay. Dati yan ang gusto niya. Ngayon, orange juice na naman yung kanyang gusto. Lahat orange juice, iba't ibang klaseng ano, packaging. Ux Viela? Hyvä. Ajaa. Missä siellä lasitehdas? Ai niin tässä Hollolas jossain. Para siyang, ano sa atin? Ano ba yun? Fita. Which one? Daddy, I cannot reach it to. Take Viheria. Annika, you point to daddy which one? Sukla. Okay. Sa lawak ng grocery nila guys, pwede kayo magtakbuhan dito. Guys, ito na yung kanilang mga ano, finished kinku or ham. Isang buong pata talaga siya guys. Ito meron siyang bone. Pero mas maganda yung walang bone. Usually yung binibili namin yung walang bone talaga. Ito is walang bone, luton. Luton. Lu is bone. Tapos ton, walang bone. Luton. 4.5 kilograms. So per kilogram is 8.49. Mas mahal siya ng 1 euro. Kaysa doon sa merong boto. Sarap yan guys. Bibili kami ng pizza guys. Ngayon, pagbunlot na ko, oh, diba, naabre na siya. Yan, mapunta na yan sa Javi Kiruaka. Iniwan na ako ni Annika and Nico, guys. Hindi ko na alam saan yung dalawa. But for sure, si Nico nandun yun sa beer. Si Annika is andoon sa mga candies kasi nga weekend ngayon. So, meron siyang weekend candy. It's a mouse hatchet. Nakaupo na lang ako dito guys. Hinihintay ko sila kasi medyo matagal pang pagpipili-pili ni Annika kasi sobrang dami ba namang candies na pwedeng pagpilian. Are you finished? Andito na rin si Nico. You put it now on the scale, Annika. Over there, the scale is there. Guys, so andito na kami sa counter ngayon. Nag-self-service na lang kami kasi sobrang haba. Sobrang daming namimili ngayon dito sa Prisma. Tingnan niya yung mga pinabili namin na kalat. Wow, nut na ko susun 10 kilo korte. Wow. Nag-ask yung machine ng ID. Wow, you still look young. Daddy, why you put everything there like that? You can put it in the bag. May dala namin kami yung bag. Nilagay ni Nico doon. Nani? Ang snot kaiki. Nani? And then heavier stuff first there at the bottom. Thank you.
guys! Good morning! Andito na naman tayo sa city na yun because we're going to the Hololand Tori. Meron silang activity today for Christmas. So, we're going to see what's happening there. So, tingnan natin kung ano yung mga ganap nila doon. And since it's already Christmas season, marami na yung mga Christmas trees na binibenta dito. Itong mga Christmas trees na andito guys, walang magnanakaw niyan. Ganyan lang yan siya. So pag bumili ka ng Christmas tree, babalutin nila yan. Tapos kakargahin mo yan pauwiin ng bahay. Ang gaganda ng mga Christmas tree guys, but we don't buy kasi we can get them for free doon sa forest nila Nico. It's a donkey! It's a donkey! Annika, look at here! Look at the teeth, Annika. Can you see the teeth? Are you scared? This one is the donkey. You go touch it with daddy. You wanna touch? Go touch! Which one you like? Yan na yung mga Christmas tree guys na nakapack na, so ready to go. I'm sure meron ng mga may-ari niyan. Hämeenkoskella. Hämeenkoskella lähellä tuolla. Joo. Hi guys! Yan nga, pumunta nga kami ng Helsinki kasi meron akong special meeting sa HUS or Helsinki University Sairaala. So, ayun. Tapos after nung aking meeting guys, nagutom kami kasi sobrang aga naming umalis.
sa countryside, pababa ng city, o diba? Galing kami ng bundok. Actually, well, hindi siya bundok, guys. Galing kami sa countryside. So, nag-drive kami ng 2 hours napunta sa city. Tapos, ayun, nagutom kami. Tapos, sabi ko kay Nico, kumain na lang kami doon bago kami umuwi. Mabilis lang kami, guys. Hindi kami nagtagal talaga sa city kasi sobrang daming tao. Hindi na namin gusto yung yung sobrang daming tao. Ewan ko bakit ganun, pero ako talaga mas gusto ko yung sa countryside na wala masyadong mga tao. Doon lang kami kumain sa Teppanyaki sa Pasila na train station. Tapos after niya, nagpunta kami doon sa Candy Town. Kasi yung Candy Town, hindi siya available dito sa amin sa countryside. So ayun, punta kami doon kasi si Annika, meron siyang mga candies na gusto dyan na hindi niya nabibili doon sa Prisma. So this week, dalawang beses na siyang nagpunta ng store para bumili ng candies. Pero alam niyo ba, kahit na bumibili yan siya ng candies na napakarami, hindi niya yan kinakain lahat. Nilalagay niya lang yan sa bowl, tapos si Nico ang umuubos. Kasi gusto niya lang talagang bumili, tapos ilagay sa bowl, tapos may mga ilang piraso lang natitikman niya. Tapos yun, hindi niya naman talaga nauubos kasi nagsasawa din kasi talaga siya. Alam niyo ba na yung mga candies dito sa Finland, meron siyang halo na liver and animal fat, and there are also vegetarian options for that. Kaya yun, healthy naman, hindi naman siya sobrang ganun talaga kamatamis. Yun, paikot-ikot lang kami dyan sandali sa train station ng Pasila. Tapos, on the way sa parking, dumaan na rin kami sa isang maliit na store. Merong store doon, guys, na meron silang mga anik-anik sa bahay. Yun, paikot-ikot lang kami doon. Lakad-lakad sandali. Paikot-ikot lang kami dyan ni Annika sa Candy Town. Pili siya ng pili ng mga candies. Tingin-tingin, ganyan. Tapos, si Nico biglang nawala. Nanap namin si Nico, andun lang din pala siya sa isang Finnish store. Isa siyang souvenir shop dito sa Pasila na train station na meron sila mga products na binibenta. And yung mga products nila ay gawa dito sa Finland. So ayun, nahanap namin siya dyan. Tapos meron sila dyan bear, guys, na naka-preserve. Tapos meron din silang binibenta dyan na bear meat. Gusto ko sanang tumikim, guys, kasi never pa ako nakatikim ng bear. And sinabi sa akin ni Nico dati na hindi daw nakakain ng bear. Pero sabi ko, bakit ito nakalata itong bear? Yan. Sobrang mahal niyan, guys. As in 30 euros or 34 euros yata yung isang maliit na lata na yan. Pero sabi ko, hindi naman practical na tumikim. So, hindi kami bumili. Next time na lang siguro kapag nakaluwag-luwag tayo, no? Meron din sila mga binabenta dyan ng mga reindeer skin. Tapos, iba't ibang klaseng souvenirs, guys, na gawa dito sa Finland. Meron ding honeycomb, may honey na gawa dito sa Finland. Yung mga honey na yan, guys, for sure, it tastes fruity kasi yung mga bees dyan na ginamit sa pag-collect ng mga honey na yan is they are fed during springtime and summertime sa mga fruits and flowers and berries na andoon sa forest. Tapos ayan, guys, tingin-tingin lang talaga kami. Ang hirap na walang pera, no? Tingin-tingin na lang palagi. Tapos yan, pumunta kami sa isang Swedish yata yan siya na store. I forgot what's the name. Tingin-tingin lang din kami sa mga anik-anik sa bahay, ganyan. Pero wala talaga kaming binili. Wala lang. Tingin-tingin lang. Nakakapagod mag-window shopping, guys. Kaya hindi ko talaga prefer na mag-window shopping din talaga. Pero since andyan na kami, dinaanan na lang din namin. So, pababa na kami, guys, doon sa parking lot. And meron kaming nadaanan na store na nagbebenta sila ng mga iba't ibang klaseng sweets. Of course, hindi ako bumili, guys. Hanggang doon lang ko sa free tasting. Sobrang lakas ng snow that day, pero nagpunta pa rin kami ni Nico sa forest para kumuha ng aming Christmas tree. 3 days na lang magpapasko na yan. Tapos, ayun, kailangan namin ng Christmas tree. Never kami na bumili ng Christmas tree namin, guys, kasi libre namin siyang kinukuha doon sa forest.
yung mga friends ko, and even kayo, kung malapit kayo, pwede kayong kumuha ng Christmas tree dyan sa forest nila. Hindi niya kayo isusumbong sa police. Kasi dito sa Finland, guys, bawal mamutol ng kahoy sa loob ng forest na hindi niya pagmamay-ari. And lalong-lalo na kapag Pasko, maraming nagnanako ng Christmas trees. Kasi guys, mahal din ang Christmas tree. Pero yun nga, kung malapit kayo, pwede kayong kumuha dyan sa forest nila. And it's dito sa Finland, kapag nanguha ka ng puno sa loob ng forest na walang paalam, pwede kang makulong. So yun nga, tatlong Christmas tree ang kailangan naming kunin. Isa para sa amin sa bahay, isa para sa stable doon sa mga horses. Kasi nilalagyan din ni Heidi ng decoration yung stable para sa mga kabayo. Tapos isang tree para doon sa bahay ni Heidi kasi doon kami mag-Christmas dinner. Traditional na yan siya, guys, na doon talaga yung Christmas tree dinner na lahat kami andoon. And alam niyo ba, napaka-traditional ng family ni Nico, guys. And every Christmas, meron din kami mga traditions na fina-follow. Like, kailangan sabay-sabay kami during dinner. Merong exchange gift, but not really necessary na merong exchange gift. Depende na lang kung meron. But this year, we never agreed that we're going to give anything for each other. Sabi ko kasi, napakahirap ng buhay ngayon. And nag-agree din naman sila. Sabi nila, there's no need. Everything go break it.